Ito talaga yung talagang natamaan nila. Pinalitan nyo na. Subago na ngayon. Subago na naman nyo. Ini-snipe ulit. Ito yung ini-snipe talaga yan eh. Ini-snipe talaga. Kasi yan talagang alam nila. Yung tama. Yung pinalit, may tama ulit yung isa. May tama ulit na naman yung isa. So pinalitan nyo itong pinaka-ano na to. Yun yung para na yung bago na. Pinuntahan din ang bitag team ang gusali ng kooperatiba sa Pandi sa ikalawang palapag ginawang war room ng PNP. Dito nila isinagawa ang mga plano sa pag-atake sa kalaban nilang NPA. Sa war room, natatanaw ang battleground sa iba pa. Sinikap ng bitag team na kuna ng pahayag si Colonel Felizardo Serapio, Provincial Director ng Bulacan, na abalang-abala sa pagkikipag-usap sa cellphone. Subalit, tumanggi ito dahil hindi pa daw tapos ang bakbakan sa iba pa. Posible rin hindi kontrolado ng mga otoridad ng sitwasyon sa kanilang mga target areas. Batay sa inisyal na investigasyon ng otoridad, hawak ng NPA ang ilang kabahayan sa Barangay Silangan at Siling Matanda, Pandi, Bulacan. Napatuloy ang ginagawang pag-atake ng ilang pulis at army papasok sa dalawang target areas. Nararamdaman ng bitag team na umiiwas pang ilang opisyal sa pagbibigay ng pahayag sa media. Saan yan? Alas 3 ng hapon nang isinagawa ng mga pulis at army ang ikalawang paglusob sa kalaban nilang NPA. Dinig ang tuloy-tuloy na putukan sa aming kinalalagyan. Isang B-150 ang pinalitan ng gulong ng mga pulis. Tinamaan ito nung sila'y tinira ng sniper ng NPA. Eksakto, alas 3:30 ng hapon, lingid sa aking kalaman, ang putukan mula sa ibaba ay palitan ng putok mula sa V-150 at panig ng mga NPA. Dito ba yun sa aking kinakatigan? Hindi natin makikita pero marimig yung mga putukan. Kanina pa dapat itong assault na sinasabi ng mga kasama nating mga pulis. Eksklusibong nakasama sa loob ng V-150 ang segment producer ng Bitag. Papasok pa lamang ang mga pulis at ang aming segment producer sa battleground, sunod-sunod na putok ng M14 rifle mula sa sniper ng NPA ang sumalubong sa kanila. Sumagot din ang putok ang mga pulis gamit ang kanilang 50 caliber machine gun. Nakita sa battleground si PO3 Elpidio Reyes ng may kawain Bulacan, may tama ng bala sa katawan at tuguan. Pagmasdan, muntik ng tamaan ng sniper ang isa sa mga pulis na bababa na sana sa V-150 upang i-rescue ang sugatang pulis. Nasa battleground at nakapwesto rin ang ilang pulis at nakikipagputukan sa mga NPA. Sunod na kinuha ang isa pang pulis na halos kumapang na dahil sa tama nito sa gawing likuran. Thank you.
tatlo ang nai-rescue sa battleground. At napagalaman ng bitag na sa PO3 Elpidio Reyes ay hindi na umabot pang buhay sa ospital. Dead on arrival. Nahirapan ang ilang pulis sa pakikipagbakbakan sa mga NPA. Isa sa mga undercover ng bitag na kasama sa loob ng B-150, si Jeff. And dito ngayon, kukunin natin first hand sa loob kung saan actual nakita ni Jeff, naramdaman ni Jeff habang nire-retrieve yung mga tinamaan ng mga pulis sa loob kanina. Jeff, pakisalisay. Bali, kanina, nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama nga dun sa para ma-recover yung mga casualties sa panig na sundalo. Pagpasok pa lang namin, sir, binabakpakan na talaga kami, sir. Pinuputukan na kami ng sniper. Okay. Talagang hindi lang 10, hindi lang 20 yung tama dun sa B-150 namin, sir. Hindi malaman kung saan nang galing ang mga putok na mga sniper ng NPA. Ano mga tama yun? 40? Recover mo namin lahat. Ayon sa aming segment producer, kaliwat kanan ng pinanggalingan ng putok at direktang tumatama sa sinasakirilang V-150. Inabot na ng gabi, hindi pa rin kontrolado ang sitwasyon. Isang pinaghinalang NPA umano'y nahuli. Nasa gitna daw kasi ng target area. Ngunit, isa palang barbero matapos makita ang kanyang gamit. Taga rito talaga to. Ako ko yung barangay chairman dito. 18 New People's Army daw ang napatay sa naturang enkwentro. Ngunit, 2 bangkay lamang ng NPA ang na-recover. Sa panig naman ng gobyerno, 5 ang kumpirmadong patay na pulis at 2 army. 5 ang sugatang pulis. Kabilang si Colonel Fernando Villanueva na nakausap ko pa bago pa man mag-umpisa ang second assault. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw kung tutungay ganun karami ang nasawi sa kampo ng mga NPA. Dahil 2 katawan lamang na-recover ng mga otoridad sa 18 umano'y casualties sa kampo ng NPA.